Okay, so start na ho tayo, no? Kung meron kayong mga dalang elemento po dyan ng tinapay at juice o alak, tayo po muna ay magdeklara ng salita ng Diyos, no? Wait lamang po. Mayroon lang akong gustong i-share sa inyo. Kaya po natin ginagawa ang tinatawag na Santa Cena na ito. Wala hong powers dito, mga kapatid, no? Hindi ko tayo gaya ng ibang religion na kumakain ng tinapay, umiinom, nagkakaroon sila ng mga powers. Hindi ho ganun. Kaya ho natin ito ginagawa, ang original pa talaga ho nito ay si Kristo kasi ay nagbigay ng instructions sa atin na alalahanin yung kanyang ginawa. Kaya niya pinapaalala to sa atin para tayo ay patuloy naman ng palataya. It is our gesture or tinatawag na act of faith po natin sa kanyang tinapos sa krusang Kalbaryo. At ito ay nakasulat sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23. Sabi ng Bible, no, ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo noong gabing siya ipinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at nagpirapiraso iyon. At sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. So sabi sa verse na yan, yung tinapay daw ay sumisimbol sa kanyang katawan, alalahanin daw yung ginawa niya o pag-aalaala sa kanya. Ang tinapay ay sumisimbol sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, tayo pinagaling. So, magitan ng kanyang mga latay, mga hampas, yung mga nakatakdasa ng maging sakit natin ay hindi nangyari dahil kay Kristo. Yun daw yung panampalatayan daw natin. Yun daw ang sumisimbolo sa katawan. At hindi lamang po yun, no? Ito yung katawan na to, naghirap din to eh. Sabi sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9 na si Kristo yung naghirap para tayo ay managana. So, ibig sabihin, sa tuwing kakain tayo ng tinapay na ito, no, nagdedeklara tayo sa sarili natin na ako ay pinagpala, pinaburan, ako ay mananagana, ako ay pinagaling sa lahat ng aking mga sakit at karamdaman. Yung pala ang simbolo ho nun. Kapag kinakain po natin ito, ito ay nagbibigay sa atin ng ano, ng pananampalataya na effective itong ginagawa ko to. Na sa pamamagitan ng tinapay na ito, inaalala kong Panginoon, mangyayari sa akin yung pinananampalatayanan ko, na ano yung pinananampalatayanan mo sa kanyang katawan, ikay pinagaling, ikay pinapala, pinaburan, effective yung kapatid. So powerful po yung ganong klaseng pananampalataya, no, nahahaluan mo ng gesture o yung pagkain ng tinapay. At sinabi sa verse 25, matapos maghapunan, dumampot siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Yung palang kopa na to, ito yung bagong tipan, yung alak, no? Sa tuwing palang iniinom natin to, dinedeklara natin sa buhay natin na tayo ay ligtas forever, ako'y banal sa mata ng Diyos, ako'y pinatawad forever. Effective sa'yo yun. So, yun po yung nagbibigay sa atin ng ano, no, ng pananampalataya. Ang kapangyarihan nito ay yung ginawa ni Kristo. Tayo kasi, remember, ang sabi ng Bible, kung ano ang pananampalataya mo, yun ang mangyayari sa'yo. Oh. At hindi na sinasabi sa bilang na kung ano yung sabihin mo, yun ang gagawin ng Diyos sa'yo. Kaya sa tuwing sinasabi natin sa ating pagkain ng tinapay na ako'y magaling na, ako ay pinagpalat, pinaburan, wala na akong sakit karamdaman, mangyayari talaga yun, mga kapatid. Ito kasi ay base sa ating pananampalataya. Okay? At sinabi rin din doon na kapag sinabi natin na ako'y pinatawad na, pinagaling na sa umagitan ng dugo na ito na aking iinumin o simbolo ng dugo ni Kristo na aking iinumin, tong alak na ito, ako'y forever saved. So, pag binanggit po natin yun, ang makapangyarihan kasi doon yung binanggit natin eh.
Oh, mangyayari talaga ho yun. So, ibig sabihin mga kapatid, kaya ho tayo nagbabanal na hapunan, wala hong ano dito, kundi ito ay pagdeklara lang ating ng pananampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo. Yun po yun. Actually, ito ay nare-recommend ko sa inyo na gawin nyo ito araw-araw. Mas the best po yun. Nang sa ganun talaga, makikita nyo yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay nyo, no? Na wala naman sa tinapay-alak ang kapangyarihan, kundi yung pananampalataya doon sa tinapos na gawa ni Kristo yung kapangyarihan dito eh. Na ini-inject mo lang sa isip mo na itong tinapay nito, itong katawan ni Kristo, itong alak nito, ito yung dugo niya. Oh. Ano yung benefit nun sa'yo? Oh. Eh, yun yung finished work of Christ. So gawin na natin to, no? Sa mga may camera ho dyan, malaya naman ho kayo, no, na gawin to o hindi, walang sapilitan dito. Basta ako gagawin ko, bahala kayo. Tok lang. Okay. Okay, so ating pundamputin ang ating tinapay. At wait lamang po ah, layo ng upuan ko. Ating pundamputin ating tinapay. At sabihin po natin, Panginoong Jesus, ang tinapay na ito na sumisimbolo sa iyong katawan na nabayubay, nabugbog. Reason po, Panginoon, ito ay sa umagitan ng iyong mga latay at mga sugat, lahat ng mga sakit ko ay canceled na. Kami magaling na. At sa katawang ding ito, Panginoon, na aking hawak, Panginoon, na sumisimbolo na ito'y naghirap para kami managana. Kaya nananampalataya ako, mananagana din kami, ako, ang aking pamilya, ang aking negosyo, ang aking trabaho, ay pinagpala at pinaburan mo na. Kami malakas, masigla, malusog, hindi mawawalan ng pera, hindi mababaon sa utang. Bagus kami pa magpapautang, Panginoon. Dahil ito, Panginoon, tinapos mo sa krusang Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus, kainin po natin mga kapatid do, bilang ating pananampalataya. Ngayon, kunin po natin yung alak, no? Okay, pasensya na kayo, ah. Hindi to alak. Okay, so sabihin po natin, Panginoong Jesus, ang elementong ito, Lord, na alak, Panginoon, na sumisimbolo sa iyong banal na dugo, ay effective sa akin dahil sa iyong dugo, ako ay pinatawad, ginawang banal sa mata ng Diyos, at higit sa lahat, kami naligtas forever. Ang kaligtasang ito, Panginoon, ay forever, walang bawian, sapagkat ito'y regalo mo lamang sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Dinedeklara po namin na kami magaling na, kami pinatawad mo na, pinagpalat, pinaburan, malakas, malusog, at higit sa lahat, Panginoon, kami ligtas forever hanggang, Panginoon, sa eternity. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Inamin po natin. Sabihin po natin, amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. Napakabuti ho ng Diyos. Kung naunawaan niyo yung gospel, masasakyan niyo yung mga sinasabi at pinag-uusapan natin dahil ang tunay na gospel ay regalo lamang po lahat ng aspeto ng ating buhay. Ang ating kaligtasan, ang ating kapatawaran ng kasalanan. Kasi kapag pinatawad tayo sa ating kasalanan, ibig sabihin nun, mapayapa na ang relasyon mo sa Diyos. Tapos ginawa ka pang banal sa mata ng Diyos, no? Ginawa ka niyang bride.
Ginawa kanyang isang napakagandang babae sa kanyang paningin na kaibig-ibig at pakakasalan. Hindi naman literal, hindi po literal po 'yon, pero yun yung description po ng Diyos sa atin na ganun tayo kamahal po ng Diyos. Ito ay exclusive lang ha. Exclusive lang sa mga totoong mananampalataya. Pero kung unbeliever ka pa, hindi ka kasama sa ganun. Okay? Kung nananampalataya ka na nawawala ang kaligtasan, lumalabas noon na unbeliever ka pa. Kung hingi ka pa ng hingi ng tawad sa Diyos araw-araw at piling mo hindi ka pa pinatawad, unbeliever ka pa. Hindi ka kasama doon. Kung ikaw ay base sa iyong mga gawa, kaya ikaw ay naligtas, kaya ikaw ay naging banal, hindi ka pa believer, unbeliever ka pa. Kasi maliwanag na ang pananampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo ang tunay na believer. Walang totoong Kristiyano yung yung sasabihin mong nananampalataya kay Kristo at the same time iniinsulto mo siya. Sasabihin mo nananampalataya ka pero kailangan merong gawin. Well, lumalabas noon na wala kang tiwala sa ginawa ni Kristo o mali yung gospel na natanggap mo. Ang tunay na gospel, 100% full grace, purong biyaya, walang works. Kahit yung pagpapala ng Diyos sa atin, wala ka ring works dyan. Wala kang ambag dyan, regalo lang ng Diyos sa mga Kristiyano na sila'y pinagpala at pinaburan. Malinaw yun eh. Ephesians 1 verse 6, tayo ay charito, pinagpala at pinaburan. Yun daw yung tawag sa Kristiyano, no? Kaya hindi po kami nababaliw dito na nagsasalita kami ng charito. Sinasabi namin to at sinasabi natin to kasi talagang pinagpala at pinaburan tayo. Ganun din sa ating sakit karamdaman. Hindi na kailangan ng lay hands, lay hands. May ginawa na si Kristo, pinagaling na daw tayo eh. Yan po yung tinapos na gawa ni Kristo, mga kapatid, na ating pinananampalatayanan. Kaya hindi ka lang naligtas, ikaw'y banal, ikaw ay pinagaling, ikaw'y pinagpala at pinaburan, ikaw'y pinatawad na, tapos na, all is done, wala na. Wala nang pakikipaglaban. Iba na ikipaglaban pa, no? Bahala kayo makipaglaban, basta kami tapos na. May tinapos na si Kristo sa amin. Kaya nga tayo tinawag na more than conqueror eh. Yung sabihan ka lang conqueror, okay na yun eh. Yung sabihin ka pang more than, mas matindi yun. Yun daw ang Kristiyano, more than conqueror. Ba't nakikipaglabang ka pa? Yung mga post ng mga ibang boy na gin ngayon, ano? Laban lang, bes! Laban daw, laban. Sa aking pamilya. Ba't nakikipaglaban ka pa? Ayaw mo bang panampalataya na ikay tagumpay na? Tagumpay ka na? Ba't nakikipaglaban ka pa? Marami mga Kristiyanong ganyan, ano? Nakikita ko yun eh, kahit full grace na eh. May kilala ako niya na full grace na, pero ganun pa rin eh. Hindi naintindihan yung full grace eh. Ang alam lang nila, naligtas lang sila forever, pero yung pagpapala at pabor ng Diyos, Diyos ko, mayroon pang paghihirapan. Magko-quote pa na Matthew 6.33 ang mga yan. Seek ye first daw, seek ye first. Eh, Diyos ko. Anong seek ye first? Sa mga Hudyo lang yun eh, na dapat sila mayroong gawin para pagpalain. Unahin nila ang Diyos para pagpalain. Tayo, may gumawa na nun si Kristo, inuna na ni Kristo ang Diyos. Nung ibinigay niya at binayubay niya ang kanyang katawan sa krus, ginawa na ni Kristo yun. Kaya ang sino mong manampalataya kay Kristo ay pinaburan na, nakuha na na, sinagot na ng Diyos yung panalangin mo. Kaya nga tayo puro pasasalamat lang eh. Kaya nga ako eh, less lang yung hingi ko sa Diyos, less lang. Isang, kung may humingi man ako sa Diyos, isang beses lang, hindi ko na inuulit-ulit. Binigay na ng Diyos yun kung ano yung kabubuti mo. Basta yung kabubuti mo, naandun ang Diyos. Diba? Kung ano yung pananampalataya mo, yun ang mangyayari sa'yo. Wait lamang ah. Mateo 9:29.
Tinipo niya ang kanyang mga mata at sinabi, mangyari ito sa inyo ayon sa inyong pananampalataya. So tinan nyo, nung ugali ng Diyos sa bagong tipan, hindi yung Diyos ang magdedesisyon sa iyo eh. Ikaw yung magdedesisyon kung ano yung gusto nang gawin ng Diyos sa iyo. Yun ang ugali ho ng Diyos eh. So, totoo lang. Hindi ho totoo yung mga tinuturo na ibang pastor na kailangan mo sumunod kay Kristo, sumunod sa Diyos. Hindi kalooban ng Diyos yung mga pang-asawa mo yan. Tawagin ko nga si Kambing. Oh. Hindi kalooban ng Diyos yan. Ito kalooban ng Diyos sa iyo. Gusto niya ng Diyos maghirap ka. Meng. Oh. Eh mga Kambing eh, no? Gustong-gusto na maghirap. Diyos ko. Ayon ang Diyos naman naganak ka kasi pag naganak ka, makakalimutan mo siya. Pag daw managana daw tayo, makakalimutan. Inusgahan ka agad yung tao. Eh, ang gusto nga ng Diyos, happy ka. Okay? So, actually, kanina mga kapatid, may ginagawa akong topic, no? Eh, hindi ko pa nasisave. Bigla nasira itong computer ko. Medyo na-disappoint ako ng konti kanina eh. Yung mga nauna rito kanina sa akin, napansin nyo, bigla ako nawala, di ba? Nasira. So mukhang hindi kalooban ng Diyos na itopic ko muna itong topic na to. Siguro sa susunod na lang. Eh, hindi ko rin nasave. Ano gagawin ko? So ngayon, question and answer na lang muna tayo mga kapatid. Okay? So kailangan ko nang muna makipag-interact sa inyo sa umagitan ng inyong mga tanong. Magaling papalitan yung kambing. Oh, yung kambing na yun, bilang sisingit yan eh. Magaling pa sa pastor yan eh. Ano mo yun? Entitled na ano yan? Ganyan yung mga ano eh, no? Ibang Kristiyano. Yung bang pag nag-comment sila, pakontra talaga, laging pakontra. No? Okay, wala tayong magagawa. May ganun talaga eh. Okay, sige, no? Pwede na ho kayo magtanong, mga kapatid, no? Mag-type lang po kayo ng salitang charito. At I will entertain your inquiries. Sige, si Rosie Kayanong. Kapatid na Rosie, pwede na po ikaw magtanong. Siapa? Magandang gabi po, Pastor Edwin. Magandang gabi po. Hello, magandang gabi po, Pastor Edwin, at sa lahat ng nakikinig ngayon, magandang gabi. Ang katanungan ko po, Pastor, pwede ba daw na ang babae ay magturo o mangaral sa pulpito? Kasi medyo nagkainitan doon sa grupo eh. Doon sa repost ata yun ni Brother Angelo Reyes doon sa grupo. Okay, tingnan natin yung context. Okay, so tingnan nyo, may papakita ko sa inyo. Wait lang. Eh di panoorin lang natin si ano, si Teteles tayo, okay naman siya mga kapatid. Pero panoorin natin siya. Teka, may papakita ko sa inyo. Dapat nga ito yung topic ko eh. Naunahan mo lang ako. Pero sige, itopic ko na nga. Bukang itong kalooban ng Diyos na itopic ko ngayon eh. Wait lang ah. Hanapin ko lang yung video niya. No? Wait lang. Sige, Pastor. Baka yung dalawang ano, yung dalawang lalaki, yung dalawang lalaki na medyo nagka-ano dun sa comment section, sana andito sila ngayon sa ano, sa live stream. Mm. Teka lang ah. Nasaan ba yung video na yun ni Tete Lestay tungkol sa baba? Bigyan nyo lang ako na kahit 5 minutes lang. Wait lamang po. Sa mga Facebook. Yung batya. Yung batya. Ano yung batya? Jokes. Sabagay, masarap maglaban ng gabi, no? Pasensya na po, Pastor, yung mga anak ko kasi. Okay lang, okay lang. Oh, sarap maglaban ng gabi, lalo na pa nagsisimba ka, no? Ano lang. Teka lang, ah. Sino nga ba yun? Tete Lestay. Tete.
Okay, so ano muna ah, reaction video tayo rito, no? Kay Tete Lastay. Ang kanyang topic regarding the, ano ba, pwede bang babae daw ay magpastor? Eh, tingnan natin yung kanyang, ano muna, nung view. Tapos kung meron mang mga bagay na dapat i-correct, i-correct na lang natin ng maayos. Pero painggan natin siya, bigyan natin siya ng chance. This is a hotly debated topic sa church. Can woman be a pastor? Sa sobrang dami niyo pong nagme-message, nagko-comment, asking this question. Today, i-discuss natin yan. Pero magbibigay muna ako ng reminder sa inyo. So I'm not gonna give my own opinion because my opinion doesn't matter. And second, huwag po kayo magko-comment based on your feelings. Always go back to the scripture. And since this is a sensitive topic, of course, I will pray first. Father, I come to you with a humble heart. Please help me to be true to your words. And at the same time, to be more sensitive about the words that I'm going to use to discuss about this topic. I pray na hindi po ito mag-cause ng division sa body of Christ. In Jesus' name, amen. Again, hindi po ito man versus woman na discussion. And as a body of Christ, I love you all. And wag po kayong magko-comment based on your feelings. Dahil nag-base kayo sa experience ninyo. Let's say, maganda yung naging experience ninyo sa church ninyo, sa environment. You love all the people and you love the woman pastor. Kasi magaling siya mag-sermon. Okay, first of all, it doesn't matter kahit na ma-deliver ng babaeng pastor ang pinaka-greatest sermon of all time, hindi pa din po pwede maging pastor ang babae. Hindi ito pagiging disrespectful sa mga babae. Again, huwag niyong titignan itong issue na to na man versus woman because the Bible is very clear that God has order and structure at kailangan nating sundin yon. Alam ko na may magsasabi sa inyo na, ah, huwag mong limitahan yung Diyos kasi kayang i-anoint ng Diyos kung sino man ang nais niya maging pastor. Totoong totoo po yan. But God also doesn't contradict himself. So kung sinabi niya na women are not meant to be pastors, hindi po siya tatawag ng babae para maging pastor. Timothy chapter 2, let a woman learn quietly with all submissiveness. I do not permit a woman to teach or to exercise authority over a man. Rather, she is to remain quiet. Malinaw po doon na hindi po pwede magkaroon ng spiritual authority ang babae over a man. Sa church po, nag-a-assign ng Diyos ng iba't ibang role para sa babae at lalaki. So, ang babae po ba, pwede mag-preach ng gospel? Absolutely. Pwede po ba mag-evangelize? Absolutely. Kahit niya prophesy, pwede. Sinabi sa Bible, hindi. Okay, ang sinasabi ni Tete Lastay dito, ayon sa context ng verse na yun, ano, eh ano daw, yung authority ang issue dun eh. Okay, so, yun ang sinasabi niya. Maganda yung paliwanag niya ron, no? Yung authority. Pero hindi pa niya nasasagot kung pwede bang magturo yung ano, no? Yung babae, mangaral. Oo. O naniniwala din naman ako doon na walang authority daw talaga ang babae. Mamamay papaliwanag ko sa inyo side ko, ha? Pero gusto ko muna siyang bigyan ng magandang check dito. Okay muna siya rito. Sige, continue niyo natin, ha? Hindi nire-restrict ang babae para mag-prophesy. No? Pero ito ang malinaw, no? Hindi po pwede magkaroon ng spiritual authority ang babae over a man. E paano po yung mga babae na ito yung nararamdaman nila sa puso nila na ito yung calling nila? Well, kaya kong magising isang araw at maramdaman ko na ang calling ko ay magkaroon ng madaming asawa. Pero hindi biblical yun. So bakit ba ang babae hindi pwede maging pastor o magkaroon ng spiritual authority over men? Una, Adam was created first, then Eve. At hindi si Adam yung na-deceive. It was the woman who was deceived. God created Adam first, si Eva nilikha para maging helper ni Adam. Okay, so ang reason niya ay dahil daw si Adam daw ang unang nilikha kasi kay Eve. Wherein yun din yung sinasabi ng context. Mamaya babasahin natin yung verse, no? Ayon sa context na sinasabi niya, sige, tama naman siya rito, continue natin. Dan, yan yung order of creation at mag-a-apply yan sa family at sa church. Kasi po ang isang pastor ay responsible over the entire church. At ang pastor ay isang servant leader. Bawal ba maging leader ang mga babae? No. Marami tayong great leaders na babae dito sa bansa natin, sa ibang bansa, sa buong mundo, di ba? Pero again, hindi po pwede na ang mga lalaki sa church ay magpapasakop sa mga babae. God is very clear na nirestrict niya ang woman to have a spiritual authority over men. Tinawin po uli natin, ha? That doesn't make a woman less important. And that doesn't make a woman less than men. God is God of order and God of structure. Pwede ba mag-preach ng gospel ang mga babae? Oo naman po.
Kahit discipleship pwede. Isa lang po ang malinaw, women cannot have spiritual authority over men. Kasi being a pastor po is being a shepherd of a flock. And we all know po na God puts man over wife pagdating sa mini flock. Ano po yung mini flock? Family. Tingin niyo po ba babaguhin ng Diyos ang standard niya pagdating sa big flock? Big flock, I'm referring to the church. Ito po, imagine niyo na lang, uuwi yung babaeng pastor sa bahay nila. And then syempre magsasubmit siya sa lalaki, sa asawa niya, sa husband, kasi yung po ang sinabi sa Bible. Pero pagdating sa church, yung lalaki or yung husband naman ang magsasubmit sa wife kasi pastor siya. Contradicting na yon sa order at structure na ginawa ng Diyos. Again, woman cannot be pastors. Hindi po ito pagiging hateful, hindi po ito pagiging misogynist, hindi po ito pagiging sexist. That's the biblical answer. That doesn't make woman less important. Again, no, napakadami pong ministry sa church na nagdidepend sa mga babae. Kasi they can still exercise yung spiritual gift na natanggap nila. But not having spiritual authority over men. Yun lang. But they can still preach the gospel, evangelize, even discipleship. Pwede po yun. Hindi sila restricted doon. Kahit nga prophesying, sinabi sa Bible, they can prophesy. No? So don't hate me if you do not like the answer. Don't take it against me. Take it against the scripture. Go back to the scripture. So wala pong division na mangyayari dito. And God bless you all. Okay. So, maganda naman yung paliwanag niya. Talagang straight to the Bible, biblical naman eh. Pero meron siyang mga bagay na siguro ay may konti lang siyang hindi nakita eh. At yun yung aalamin natin, ano ba yung mga bagay na hindi niya nakita. So tingnan natin yung verse, no? Ang tanong kasi dito eh, dapat bang mag-preach ang ano? O ano ba ang say ng ni Pablo sa mga pastora? Kasi kagaya niya na, no, maaaring tanong sa inyo, eh bakit sa EMI may nagpapastor, no? May babae. Ba't may ganun, di ba? Eh, bago natin musagahan, pag-aralan natin. Ang binigay niyang verse, yung 2 Timothy chapter 2, verse 11. Makinig kayo mga kapatid, ha? Medyo tricky to, no? 1 Timothy chapter 2, verse 11 to 12. Basahin natin, ha? Sabi dito, no, ang babae kailangan tumahimik sa panahon ng pag-aaral at lubos na pasakop. Sabi rito ni Pablo, no, hindi ko. Tandaan niyo yung ko, ha? Hindi ko pinapayagang ang babae magturo o mamahala sa mga lalaki. Kailangan tumahimik siya. O, tama yung sinabi ni kapatid na Tetelestay, no? Bible talaga. Alalahanin ninyong si Adan muna ang nilalang bago si Eva. Tama yung sinabi ni Tetelestay. At hindi si Adan kundi si Eva ang nadaya sumaway. Ngunit maliligtas ang babae dahil sa pagsilak ng sanggol kung may makababaang siyang namumuhay sa pananampalataya at pagiging kabanalan. Ang question kasi rito eh, no? Hermeneutics mga kapatid, ah. Napakahalaga ho ng hermeneutics. Tanong muna tayo ng hermeneutics, okay? Sino sumulat? Si Pablo. Anong panahon ito? Unang early church in nung panahon na ano na siya, apostol na si Pablo nito eh, no? Sinong kausap? Si Timoteo. Ano ba si Timoteo? Gentil. Okay? Pastor Timothy. Ang sulat ba na to ay ano ba to? Ito ba ay anong klaseng genre ba tong sulat na to? Ito yung problema, hindi na pag-aralan nila to eh. Ang sulat na to ay sulat, personal na sulat. Okay? Kahit balik-balik na rin niyo yung 1 and 2 Timothy, lahat to ay sulat eh. Tinan niyo ha? Balikan natin yan. Punta muna tayo sa una. Sabi rito, no? Sa 1 Timothy chapter 1, verse 1, ang unang sinabi niya, no? Mula kay Pablo, apostol ni Kristo, ayon sa kalooban ng Diyos natin, tagapagligtas, at ni Kristo Jesus ang ating pag-asa. Kanino naka-address kay Timoteo na tunay kong anak sa pananampalataya? Sumaiyo. Sabihin, sino nag-uusap dito?
Pablo Timoteo. Pablo Timoteo. Okay? Pablo Timoteo. Pagpapala, habag at kapayapaan buo sa Diyos. Okay. So sulat to, kapatid, no? So sulat siya. So ibig sabihin, anything na sinasabi ni Pablo dito ay patungkol kay Timoteo. Okay? Teka muna, di ako sigurado kung si Timoteo ay Hudyo o Gentil, ha? Alamin natin sa Bible, no? Ano? Is Timothy a Jew in the Bible? Si Timoteo ba ay Hudyo o Gentil? Sorry kanina, no? Nag-conclude kagad ako, pero maganda, by book tayo, eh. Guys, gantong pag-aaral ng Bible, hindi tayo kagad nagko-conclusion, no? Pag-aaralan natin si Timoteo, ano ba siya? Hudyo o Gentil? Sabi rito, no, Timothy was from Lycaonian city of Lystra or in Asia Minor. Born of a Jewish mother who had become a Christian believer and a Greek father. So, ibig sabihin, halong Griego, halong Hudyo si Timoteo. Ibig sabihin, kapatid, kapag may halo kang Hudyo, alam mo yung kautusan. Okay? Alam mo yung kultura ng mga Hudyo. Hudyo ka eh. The Apostle Paul met him during his second missionary journey and he became Paul's companion and missionary partner along with Silas. Okay, so ayun na so yan ayun sa ano yan no, sa mga Bible scholars, sa history, yan si Timothy. So maliwanag na si Timoteo ay pinag ano ay mixed siya ng ano Jewish and Greek. So ibig sabihin, mga kapatid, ang idea dito, si Timoteo, alam niya ang kautusan. Alam niya ang kultura ng mga Hudyo. Okay? Ngayon, balikan uli natin yung sinasabi ng verse. Binigyan ko lang kayo ng magandang background, ano? Pangalawa, ang rules ng hermeneutics, tingnan mo yung context, hindi yung nasa isang verse ka lang. Bakit sinabi ni Pablo rito na hindi ko pinapayag ang babae magturo, mamahala sa mga lalaki, kailangan tumahimik siya? E basahin natin by context. Baka naman may makita tayo ditong kino. Sabi dito, no, verse 1, una sa lahat, pinapakiusap kong pabuti ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Okay? So, sulat to ni Pablo kay Timoteo, no? Gayun din naman, gawin ninyo ito para sa mga hari, para sa mga makapangyarihan, upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapa at marangal na may kabanalan. Ito ay mabutit kakalugod sa Diyos at itagapagligtas na ibig sabihin ibig maligtas ng lahat ng tao at makakalam ng katotohanan. Sapagkat iisa ang Diyos at iisang tagapagmagitan ng Diyos at ng mga tao, ang taong si Kristo Jesus. So sino ang kausap dito ni Pablo? Timoteo. Ano si Timoteo? Hudyo at halong Gentil. Okay. Si Timoteo ba ano ba siya? Pastor din siya na naghahandog ng kanyang buhay upang tubusin lahat. Siya ang katunayan ng balanlayunin ng Diyos at nahayag sa takdang panahon. Dahil dito, ako'y hinirang ng mga ngaral, apostol, at tagapagturo ng pananampalataya at ng katotohanan ito sa mga Gentil. So malinaw dyan, ano? Si Pablo talaga ay Gentil. Kaya sabi niya rito, nakatotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi ako nagsisinungaling. So authenticated talaga na si Pablo talaga ay sa mga Gentil eh. Tinan niyo yung ano intention ng sulat. Sulat kasi ito eh. Ibig kong siya. Sinabi ba rito na ano, ito ang sabi ng Diyos. Tandaan niyo po ang Bible, pag sinasabing ito ang pinapasabi ng Diyos, galing sa Diyos yun. Okay? Hindi po lahat ang sinasabi rito ay sabi ho salita ng Diyos. Meron ditong opinion lang. Meron ditong, tinan niyo ano, kinahon tayo ng religion eh. Na kapag sinabing Bible, utos, puro utos. Pag hindi mo sinunod ang utos, impyerno ka. Ganun ang tinuro sa atin eh. Lahat ng nakikita natin sa Bible, lagi utos, utos, puro utos. Tandaan nyo, ang Bible, merong sinasabi rito, no, ang intention ng manunulat ay ano? Ito ba ay utos talaga? Ito ba ay opinion? O sagalang sarili lang niya? Oh, si Pablo minsan nagsasalita rin siya na sa ganang sarili niya. Oh. Tsaka remember no,
ang church sa panahon na to, 'di ba, pastor si Timothy? O under ni Pablo si Timoteo, under niya yung mga churches na yun ni. Tapos ito sulat pa to, hindi naman to ano, hindi naman to doctrine na ano eh. Personal na sulat nila to eh. So ibig sabihin, ito ay saganang kay Pablo lang. Ibig kong what? Kasi may authority siya sa church na hinahawakan niya. Dapat maintindihan natin yung mga kapatid. Kaya napakahalaga ko talaga rito, no? Yung mga pastor, nag-aaral ng Bible school eh. Kasi sa Bible school, pinag-aaralan na ito, ano bang klaseng sulat to? Anong genre ba to? Sulat to eh. Personal na sulat to eh. So ito ay usapan ni Pablo at saka ni Timoteo. Kaya nga ang sabi rito, no? Ibig kong, ibig ko siya. Ang mga lalaki, no? Lahat ng dako'y manalangin na may malinis na kalooban. Sino may utos nito? Utos lang ni Pablo, ibig kong. Kasi siya, apostol siya eh. Oh. Alimbawa, si Bishop Emmy, no, sumulat sa akin. No? Marami mga magagandang sinabi si Bishop Emmy sa akin regarding sa pagtuturo ng mga ibang full grace. Pero meron dun mga bagay na usapan namin na personal. Ibig ko, Edwin, na mangyari sa Ana na ano, na magturo ka sa ganito, sa ganyan, ganyan. Oh, hindi mo pwedeng sabihin na sa'yo yun. E, usapan namin yun. Ganun din dito. Nag-uusap dito si Pablo tsaka si Timoteo eh. Bakit mo sinasali ang sarili mo? So yun ang first place dun mga kapatid. Yung intention ng pagsulat ang mahalaga rito sa hermeneutics eh. Ano ba yung intention ng sulat? Ito ba ay galing sa Diyos? Kagaya nito, ibig kong. At tingnan natin sa Greek, no? Baka naman sabihin nila, ito may ka sa Greek, Edwin, no? O sabi nito, I will. Di naman God's will eh, I will. O, bulumay. O, will. Willing, disposed, minded, intend. O, ibig sabihin, yung mga sinasabi ni Pablo dito, ganang sa kanya, namang gusto niya mangyari doon sa church na hinahawakan lang niya, sa mga local church na hinahawakan niya. E usapang bishop at ano to eh, pastor to eh, parang kami ni bishop to eh, usapang bishop at pastor lang to eh. Bakit nakikisali tayo dito, no? Yan ang problema sa mga kasyano ngayon. Okay. Mamaya mabibigla kayo na meron pa akong pasabog dito eh. Okay, sa lahat ng dako, nais kong mga lalaki ay manalangin. Wherein maganda naman yun, tama naman yun, na nais din naman ng Diyos yun, ng tao ay manalangin, na may malinis na puso. Oh. Walang sama ng loob at galit sa kapwa, nais lang niya. Oh. Ang mga babae na may dapat maging mahinhin. Oh. Kaninong opinion to, sa Diyos ba galing to, kay Pablo? Eh, obviously, kay Pablo. Hindi ko naman sinasabing hindi galing sa Diyos yung sinasabi ni Pablo, pero yung intention dito eh. Yung intention dito ng sumusulat. Oh. Ang babae naman ay dapat maging mahinhin, maayos, at maingat sa pananamit. So ito ba, pinapakilama ba ng Diyos to? Oh. Ang Diyos na mamahinga na, ano pakialam ng Diyos sa pananamit mo, sa paano mo? So ibig sabihin, salita ito ni Pablo, payo din ni Pablo, ito ay payo, hindi utos. O, at ang buhok, hindi sila dapat maging magarbo sa pananamit at maluho ng mga mamamahaling ala sa ginto. Obviously, ito ay payo ng tao eh. O, pinapayuan ni Pablo si Timoteo. Bakit mo isisingit na ito ay utos ng Diyos? Utos na naman tayo ng utos. Mahilig tayo sa utos eh, no? Oh. Pag hindi mo ginawa, nagkakasala ka. Ibig sabihin, Edwin, eh, parang sinasabi nila, ibig sabihin, pag nagturo ang babae, nagkakasala na. Hindi mo pwedeng i-connect sa Diyos to. Eh, usapan to ng ano eh, ng magpastor eh. Oh. Sulat to, tong Timoteo eh. Oh. Yung facts dito na regarding sa salvation, pwede. Pero ito mga personal na ano, to, personal na opinion to ni ano ni Pablo kay Timoteo eh. Sabi nito no, sa halip ang maging kasuutan nila ay mabubuting gawa. O, wherein maganda naman 'yun. Magandang payo 'yung payo ni Pablo to eh.
gaya ng nararapat sa babaeng tinuturing na maka-Diyos. Oh. Kaya dito nakasama yung ano ni Pablo, no, mungkahi ni Pablo to eh. Ang mga babae, hayaang matuto sa kanilang pananahimik at lubos na magpasakop. Kasama to sa payo ni Pablo kay Timoteo. Oh. Okay? Okay. Alam ko hindi pa kayo convincing dyan. Bigyan ko pa kayo ng isang verse. Saan nakuha ni Pablo yung idea na ang dapat ang babae manahimik? Ito ba talaga ay utos sa mga Kristiyano? Ito ba talaga ay utos ng Diyos? Utos talaga, utos ha? Kasi tandaan niyo po, ang Bible, hindi lahat dyan utos. Meron dyan opinion, meron dyan payo, at meron talagang utos. Oh. Sa bagong tipan ba, may utos pa ba ang si Kristo sa atin? Di ba iisa lang naman ang utos ni Kristo sa atin? Ang ano? Magmahalan tayo. Yun lang yung utos. Oh. Yun lang ang utos. Wala nang ibang utos. Bakit mo sasama sa utos ni Kristo, utos ng Diyos, na hindi pwedeng magturo ang babae? Wala namang utos ng ganun na. Si Pablo lang ang may sabi noon kay Timoteo, dahil si Timoteo, pastor. Ay, sus. Oh, bigyan ko kayo ng verse. Saan kinuha ni Pablo to, no? Saan kinuha ni Pablo na ang dapat ay babae manahimik? Okay? Ang tanong dito, no, saan ba yung ideyang yan? Yung dapat manahimik? Kasi duda ako dyan sa mga ganyang kaugalian, eh. May sinabi si Pablo dyan sa mga taga-Corinto, eh. Ang mga taga-Corinto, remember, may mga Jewish din dyan. Gaya ni Timoteo, may mga halong Hudyo eh, no? Sa 1 Corinthians chapter 14, verse 34. Ang problema kasi sa mga nangangaral ngayon, hindi inaalam yung Bible mismo, hermeneutics. Ang sablay na sablay ang mga pastor sa hermeneutics talaga, sa totoo lang. Kaya ngayon, sa biyaya ng Diyos, sa tulong ng Panginoon, sinasabi ko na sa inyo yung dapat matutunan na yung mga natututunan ng isang pastor na kagaya ko sa Bible School, turo ko na rin sa inyo para maintindihan nyo rin. Hindi kasi pwedeng pang pastor lang itong turo na ito eh. Ibang pastor ayaw ituro sa miyembro yung pang pastor eh. Dapat inaalam natin, dapat malaman ng lahat ng Kristiyano ang hermeneutics. Oh. Ito, mabibigla kayo dito eh. Titigil to mga to ka sasabi na sa Kristiyano daw to eh. Wait lamang po ah. Ito ah. Ito. Ang mga babae. Oh, ayun ah. Ang mga babae daw o ano daw ay kailangang manahimik. Sabi ni Pablo, kailangan daw ang babae manahimik. Sino kausap ni Pablo dito? Mga taga-Corinto. Ano ba mga taga-Corinto? Jewish din. Jewish, may halong ano, may mga halong Christian o Gentile. Okay? Ano, papakita ko pa ba yun? Maubusan tayo ng oras. So, obviously, yun. Kaya nababanggit ang kautosan dito, no? Oh, huwag na kayo magtaka kung bakit ang kautosan sa Corinto ay nababanggit kasi may mga audience doon na mga taga-Hudyo, mga Hudyo. So, ibig sabihin, nakaka-relate ang mga tao dito regarding sa Hudyo sa Corinto. Pero nabanggit dito, ang mga babae kailangan manahimik. Kailan daw? Sa mga pagtitipon sa iglesia. Manahimik sa pagtitipon sa iglesia. Ano bang pananahimik dito no, na sinasabi ni Pablo? Sapagkat hindi pinapahintulad sa kanila sa ganoong mga pagtitipon ng pagsalita. Kailangan silang pasakop. Ano daw? Gaya ng sinasabi ng kautosan. Kautosan pala sa mga Hudyo ang pananahimik ng mga babae. Sa madaling salita, ang sinasabi ni Pablo kay Timoteo na manahimik ang babae ay kulturang Hudyo. Ang tanong, Hudyo ka ba? First Corinthians 14:34, ang pananahimik ng babae ay sinasabing kautosan ng mga Hudyo.
Tingnan natin sa Greek, baka naman mali ka Edwin, mali ka, sana mali ka Edwin. Oh, let your woman keep silence in the churches. Oo, churches nga to. Panahon to ng ano eh, na ang church ay nasa, ano pa, nasa Hudyo pa. Kumakalat pa lang. For it is not permitted unto them to speak, but they are commanded to be under obedience. Commanded nga to, oh. Utos talaga. Utos nino? Utos ba sa bagong tipan? Hindi. To be under obedience also set the law. Under the law. Kaya maliwanag talaga ang bagong tipan. There's no condemnation eh. In Christ Jesus, magturo yung babae. There's no condemnation. Di mo dapat kinukondemn ang babae. Bawal magturo. Kuhudyo ba kayo? Oh, bakit? Ang problema, not rightly dividing the scripture. Hindi marunong tumingin kung anong kultura ba to. Ang linaw, letra for letra, no? Yun daw, yung pananahimik daw ng babae ay base sa sinasabi ng kautusan. Yun palang hugutan ni Pablo kay Timoteo. Kaya nga pinakita ko sa inyo kanina, ano ba si Timoteo? Talong Hudyo. Kaya nakaka-relate si Timoteo na ay, oo nga, dapat nga pala pinapatahimik ang babae. No? Kultura nila yun. Pero bahala kayo kung ayaw nyo maniwala sa video na to. Bahala kayo. Hindi naman big deal yan eh. Diyos ko, paparusahan pa ba ng Diyos yung mga ano? Wala na tayo sa law, no? There's no condemnation in Christ Jesus. Uy, nasa bagong tipan na tayo. Bakit mayroon pa rin paghatol sa mga babae nagtuturo? Bawal doon magturo. Sabi ro ng Biblia. Oh. Kaya mga kapatid, ang full grace ay hindi dapat nakikipagdebate kasi mahabang paliwanagan to bago maintindihan. Oh. Yung mga yan, pag may nakita sa verse sa Bible, dampot ka agad, yun na kagad. Tayo kasi iba, may paliwanag. May hermeneutics kasi tayo. Nawari nyo naman talaga ang tamang pag-aaral ng salita ng Diyos. Tandaan po natin mga kapatid, ang Bible ay sinulat ng mga Hudyo. Para kanino? Para sa kapwa nila Hudyo. Ang Bible ay para sa mga Hudyo. Dinistribute lang to sa buong mundo. Dahil kasi may nabanggit ditong hentil tayo. Dapat kasi alam natin yung kultura ng Hudyo eh. Kaya yung mga babae, nalulugod ang Diyos sa inyo pa nagtuturo kayo. Remember, iisa tayo ng Espiritu. Iisang Kristo din yung ating tinanggap. At sinabi tayo pinagpala at pinaburan kasama ang mga babae. So bakit mo pagbabawalan ng babae magturo o magpastor? Eh maraming sabihin naman nila sa akin eh, bawal mamuno, oo. O eh, discretion yun na yun. Discretion na ng simbahan yun, pero hindi big deal sa Diyos yun. Kasi lahat ng yun ay payo lang ni Pablo kay Timoteo. Di ka namang kausap dun eh. Kausap ka ba? Ito mga to, no, totoong nasa Bible yung sinasabi nila, pero hindi sila umalam ng hermeneutics eh, no? Eh, nasa Bible nga. Oo, nga sa Bible nga. Hindi porke nasa Bible, yun na yun. Alamin mo, mabuti, bakit sinabi, sinong sumulat, kanino pinapatungkol, anong klase ba yung libro na yan, yan ba ay sulat, yan ba ay doktrina, yan ba ay awit, yan ba ay propesya. Alamin mo yung genre ng Bible. Yun nga ang problema kasi. Ang problema kasi sa Bible school lang ito pinag-aaralan, hindi pinag-aaralan ng sisimbahan eh. Kaya tuloy yung mga tao, ligaw eh. Ngayon, Edwin, ano ang stand mo dito? Discretion nyo na yun kung gusto nyo magturo ang babae o lalaki. Depende sa church. Pero kung ako tatanungin nyo, eh sangayon din naman ako sinasabi ni Pablo, no? Dapat talaga ang lalaki ang nag-ano, ang elder ng simbahan. Lalaki talaga. Pero yung pigilan mo magturo yung ano, no? Yung babae. Hello?
Tapos i-quote nila tong verse na to, no? Basahin natin to ng Tagalog nga para maintindihan pa natin. Ang mga babae kailangan tumahimik sa pagtitipon sa iglesia. Ano ba yung pananahimik? Oh. Eto nga lang, sablay mo, paano mo i-coconnect na ang babae ay hindi pwedeng magturo? Eh sabi lang naman ito, manahimik. Ano mong pananahimik ba ang sinasabi dyan? Oh. Anong pananahimik ba? During meeting ba? During preaching ba? Hindi naman malinaw dyan kung preaching yan eh. Preaching ba yan? Ba't mo i-coconnect sa preaching yan? Oh. Tama si Tetelestai, pwede mag-preach. Pareho kami. Kaya nga alam, meron siyang namis. No, hindi, una, hindi yan utos ng Diyos. Yan ay opinion ni Pablo para sa kaiglesia. Wherein, yung maganda naman ang intention, maganda rin naman i-apply. Kaya nga alam, kung sasabihin mo ay kapag ito isinuway mo, ay magagalit ang Diyos sa iyo, ibang usapan na yun. Sinasabi mo na ang Diyos ay under the law. Eh, ang linaw-linaw naman dito, yung palang nakuha ni Pablo na yan, eh, ayon sa kautusan pala yan. Oh. Di bali sana kung small, ano eh, small K, malaking K to eh, kautusan ng mga Hudyo to eh, oh, kautusan. Ang babae kailangan tumahimik sa mga pagtitipon. Pagtitipon lang. Oh, wag madaldal ang babae. May sinabi ba dyan na wag mag-preach, magmangaral? Wala naman na. Oh, sapagkat hindi pinapahintulot sa kanila ang magsalita ng gayong pagtitipon. Sino ang hindi nagpapahintulot sa kanila? Sino? Sabi, ayon sa kautusan. Ay, yung kautusan ang hindi nagpapahintulot sa kanila. Anong kautusan to? Kautusan ng mga Hudyo. Ang tanong, Hudyo ka ba? Oh, tingnan natin na, basahin natin maigi. Kung meron silang nais malaman, oh, payo to eh, no? Magtanong sila sa kanilang asawa pagdating sa bahay. Oh, doon sila magtanong. Kultura ng mga Hudyo yan eh. Di ka gaya natin mga Pilipino, no? Tayo mga Pilipino, pantay ang ano rito, lalaki at babae. Kailangan merong ano eh. Merong kaya nga, merong ang mga women's club eh, di ba? Dito sa Pilipinas, may women's desk. Hmm. Pag inabuso mo yung babae. Di ka gaya sa Hudyo talaga, talagang by ranks. Mataas ang lalaki ron, pangalawa lang ang babae. Wherein yun naman talaga ang kultura ng mga Hudyo. Pero dito sa Pilipinas, Pilipino ka eh. Ang kultura natin dito iba, ang kultura natin dito pantay. So ano, pakikilala mo pa ba ng Diyos yung kultura natin? Ang mahalaga tayo ay naligtas. Tandaan nyo, no, mga kapatid, no, sa Bible, ang mahalaga lang sa Diyos yung maligtas ka. Yung na kay Kristo ka, yung manampalataya ka sa kanyang anak, hanggang doon lang yun. Pero hindi na pakikilaman ng Diyos yung paano yung sistema ng iglesia nyo. Pakikilaman mo pa ba ng Diyos yung pananamit mo? Pakikilaman mo pa ba ng Diyos kung sino yung nagtuturo? Kung babae ba o lalaki? Kung mahaba ba ang buhok o hindi? Kung nakapantalon o nakasaya? Pinakikilaman mo pa ba ng Diyos yun? Ano tayo, under the law? O ano daw ang purpose sapagkat kahiyahiyang magsalita ang isang babae sa loob ng iglesia? Kahiyahiya sa kanila. Hudyo sila eh. Kaya sinabi ni Pablo dito nang hindi kumikilala nito ay huwag nang kilalanin. Kasi nga, ito nga ay ayon sa kautusan nila. Asan na yun? Ito oh. Eto guys, ang nag-trigger dito, kautusan. Kaya usapang kultura to, mga kapatid. Usapang kultura ito. So sa tingin ko, kapatid, no, yun yung sagot ko rito sa tanong mo regarding do sa can be a woman, should be a pastor. Sa leadership, discretion na ng simbahan. Hindi na pinakikilaman ng Diyos yun. Sa kanila, kultura nila to. Tayo, ano kultura natin? Sa atin, pwede. O, igagalang ng Diyos yun. Sa mga Hudyo, hindi pwede sa kanila. Igagalang ng Diyos yun. Okay? Pero tayo, discretion na natin yun. Sa simbahan, oh, mawawala ba ang kaligtasan mo pag nagturo ang isang babae? Okay. Saan tayo papasok, no?
dito tayo papasok mga kapatid. Ito yung pinakasusi rito eh, no? Para magkaroon tayo ng kapayapaan ng pag-iisip. Basa, Romans chapter 8, verse 1. Kaya nga hindi na hatulang maparusa na nakipag-isa kay Kristo. Oh. Magturo ka bilang babae, magpastor ka, hindi ka napaparusahan. Bakit sa mga pastor may parusa? Eh, liwanag na nga, pag nakay Kristo ka na, wala nang kaparusahan. Tinan nyo ng problema, hindi sila marunong mag-divide ng scripture. Eh. Basta sila kung ano makita nila, dampot kain. So, sa tingin ko kapatid, no, enough na yung nasagot ko. Sino ba yung kausap ko kanina? Ayos po, pastor. Okay na po. Sino ba yung huli kong kausap? Rosie. Ah, hello po. Okay po. Oh, okay po, pastor. Hindi pala masama kung magturo ang babae sa pulpito. Salamat po, pastor. Okay, maraming salamat po. I hope na maliwanagan kayo mga kapatid, no? Oo. Ang Diyos, walang utos sa mga hentil, sa mga Kristiyano. Wala tayo sa ilalim ng kautusan. Walang bawal-bawal sa atin. Isa lang ang bawal sa atin. Alam nyo kung ano? Magturo ng maling gospel. Ano pa? Ang hindi manampalataya kay Kristo, yun ang bawal. Bukod doon, wala nang condemnation sa ibang pamang ano, di na pinakikilaman niya. Yung usapan ni Timoteo at ni Pablo, usapan nila yon bilang Hudyo, bilang pastor, bilang mag-bishop at pastor, usapan ministry nila yon. Kasi nga sabi ni Pablo eh, ibig ko, ako, siya may sabi, hindi sinasabi ng Diyos. Kaya walang dapat, hindi big deal sa Diyos yan kung sino man yung magturo. Discretion na ho natin yon. Okay. Palakpakan nga natin si Lord kasi hindi naman ako magkakaroon ng wisdom na ito kundi galing sa Kanya ito eh. Sa Kanya dapat ibalik yung papulit pa sa salamat. Hindi ako magaling dito, no? Hindi si Edwin yung nagsasalita rito. Si Lord ang nagsasalita sa atin, hindi si Edwin. Without guidance of the Holy Spirit, we are lost. Kaya papuri sa Diyos ang sinasabi ko. Glory to God. Sige nga si ano. Pwede ka na magtanong, Mang Pedro. Naalala ko yung ano, binibilang ko ng manok dito. Sorry. So sige, Mang Pedro, pwede na po kayo ba't kasi ganyan ang pangalan? Pero sige, alam mo na. Ako rin po yung Emilita. Ikaw. Sige, hayaan mo na. Pero ang ganda ng call sa'yo mo, Mang Pedro, ha? Bigla akong ginutom. Barang gusto kong bumili ng manok mamaya. Sige, kapatid, ano ba may tatanong mo? Ano ba yung tanong mo, kapatid? Ibig sabihin po sa future po, ano? Kung ano po yung hiniling ko. Ganun po yung mangyayari. Ano pa yung hiningi mo, yung mangyayari? Basta ikaw bubuti mo, ha? Pero yung sabihin ko... Ako bubuti ko po. Huwag lang kasalanan na. Pagkasalanan, hindi na ikagan. Sabihin mo, Lord, gusto ko po maging jowa ng asawa ng kaibigan ko. Eh, hindi ka sasagutin nandiyon. hindi ganun. Basta kung ano'y kabubuti mo, kapatid, sangayon ng Diyos doon. It is your choice, di ba? So, mangyayari yung kapatid. Sinabi ko po bang ano? Kasi po, yung papa ko po may cancer. Hmm. Pag hiniling ko po bang gumaling siya, gagaling po yun, hindi po ba? Oy, sa tingin mo ba, ikabubuti ba ng buhay mo kung gagaling ang papa mo? Ikaw tanongin kita. Kabubuti mo ba, ikakasama? Ikabubuti po. Ikaw ibubuti pala. Di ibibigay ng Diyos yun. Ang Diyos kasi mabuti eh. Ganun lang yung kapatid. Diba? Ganun lang yun. Mabuti ang Diyos natin. Tsaka si Kristo may ginawa na eh. Enjoy niyo yung ano, yung benefit ng tinapos na gawa ni Kristo, panampalatayanan niyo na dahil. Kaya nga ba, ini-enjoy lang nga lang ko eh. Okay, good. Makapatid, matanong nga kita, ilan taong ka na ba, bro? 18 pa lang po. 18, no. Parang 19 lang, ha? Okay, joke lang. Oo. So,
So kapatid, tandaan mo 'to, no. Alam kong sa murang edad mo curious ka, pero gusto kong malaman mo maaga pa lang eh minahal ka na ng Diyos, kapatid. Malaman ka ng Lord. Oo. Oh. Ang gawin mo lang talaga is simple lang naman. Huwag kang magsawa sa paggawa ng mabuti, kapatid. Maging nice ka sa lahat ng tao. Parang sa ganon, tahimik ang buhay. O, di ba? Ayos na yung relasyon mo sa Diyos eh. Siguro sa kapwa mo lang eh. Kailangan galingan mo dun. Lalo na sa edad mong yan. O, 18. Hmm. Okay? Opo. Sunod lang sa parents, ha? Sunod sa parents para payapa buhay. Hmm. Eh, 18 na nga lang po eh. Pwede na po ako magtrabaho. Aso, walang trabaho eh. Ah. Sige, hantay-hantay lang. Tsaka, enjoy mo kung anong meron ka ngayon. Pasalamatan mo si Lord araw-araw. Lagi-lagi yun. Kung anong meron ka ngayon, pasalamatan mo. Okay? Pasalamatan mo siya lagi. Para nang sa ganun tahimik ang buhay. Hmm. I-pray ko po yung papa ko. May cancer po kasi. Sa may bandang Betanya. May awa at biyaya ang Diyos. Tanda mo, kayang ibigay ng Diyos ang kagalingan ng papa mo dahil pinaburang ka ng Diyos. Dahil Kristiyano ka, nanampalataya ka sa kanya. Yeah. Okay? Okay po. Basta huwag maiinip ha, mag-antay. Mga ganyang edad. Sige po, sige po. Huwag ka maiinip. Nag-games na nga lang po ako eh. Ako naghihintay. Pero po, may mga ano po. Pastor, may mga resulta naman po eh. Ani, kunti lang po yung babayaran ng mga mawa eh. Humili kasi siya kay Lord. Matulungan po siya. At yun nga po, parang ano, kunti, parang parang inuuna na siya ng doktor. Kusa na lang tumatawag yung doktor sa cellphone eh. Ilan taon na ba yung parents mo, bro? 59 si mama kasi. 50 pa lang. Sino yung magpi-50 pa lang, mama mo o yung papa mo? Yung papa ko po 59, yung mama ko po is 50 po. Actually, ako lang po yung bunso eh. Ah, bunso ka pala, no? Basta ano lang, lagi mo lang pasayin yung mga parents mo. Huwag mo silang bibigyan ng sama ng loob. Basta maging good vibes lang lagi. Patuloy mo silang panalangin. Tsaka bukod doon, parinig mo sa kanila yung mga yung mga videong napapanood mo, kagaya ng mga video natin. Aral sila, atin sila dito. Gusto nga po ng mama ko yun, mapanood eh. Pinapanood nga niya. Pinapanood ko rin po yung nene. Yung ina-upload niyo po sa YouTube. Baka makatulong 'yun, 'di ba, sa ikalalago ng kanilang pananampalataya sa Panginoon, 'di ba? So, be a good boy lang, kapatid. At makikita mo yung mga bagay na bibigay ng Diyos sa iyo, yung hindi mo hinihingi, ibibigay ng Diyos sa iyo 'yun. Yung mga akala mong hindi mangyayari, mangyayari. Pastor. Kahit hindi pa po piniprayer yun. Gusto na po ba yung paano? Pwede. Wala naman imposible sa Diyos, kapatid eh. Kasi tinan mo, di ba sabi nga sa Bible, di ba, hindi mo pa nga iniingi, binigay na ng Diyos eh. Oo nga po eh. Sinabi. Basta ikaw bubuti mo. Alam na lahat eh, kung ano iniisip eh. Basta ikaw bubuti mo. Okay? Yung pastor ko, ganito boses ko. Kasi po, sinisipon pa ako eh. Okay, kapatid. May tanong ka pa ba, kapatid? Wala na po. Wala na po. Thank you po. Maraming salamat po. Sige ha. Mahal ka ni Lord, kapatid ha. Be a good boy lang ha. Chin lang para patuloy tayong payapa ang buhay. Okay. Okay. So, salamat sa kapatid natin, si Mang Pedro. Ba't kasi Mang Pedro yung call sign mo eh? Okay lang. Sige, yung susunod na magtatanong, no?
si ano, si Marlene G. Marlene G ba yun? Ayan. Sige kapatid, pwede na po kayong magtanong. Marlene G? Ay, hello po. Opo. Hello po, good evening. Good evening po, Pastor. Charito po. Charito po sa lahat. Opo, bago lang po ako dito. Eh, natutuwa po ako at napakarami na pala ninyo, oh. 97 o minsan nasa 100 plus pa. Nadami pa yan. Anyway, nagugustuhan ko yung ano, yung turo nyo. Napipit ko na nabe-bless talaga ako. At ang dami kong natututunan. Ang tanong ko po, di po ba may 12 ano na apostles na pinili ang Panginoong Jesus? Isa po doon si Judas. Eh yun po ba, basta po ba pinili ng Panginoon, eh lahat ay maliligtas? Eh paano po si Judas? Eh di ba may free will nga po ang tao? Eh yung huli nga eh pinili niyang yun nga po, magpakamatay, eh yun po ba eh ligtas? Una sa lahat, wala tayo sa position na mag-judge kung sino po yung ligtas o hindi. Kung sa bagay na. Wala ho tayong ano ho din eh, control ho din eh. Okay. Pangalawa, remember ang sabi sa Lamentation na walang bagay na anumang pangyayari sa mundo na hindi ka pahintulutan ng Diyos, nasa kamay niya ang mabuti at masama. So ibig sabihin, yung mga nangyayari sa atin, no, nangyayari sa mundo, masama naman o mabuti, kalooban pala ng Diyos yun. Ngayon, kung sa paningin ng Biblia, masama si Judas Iscariote, eh, hindi pagkakamali yung ba't siya pinili. Kahit ba siya ay masamang tao na pinagkanulo si Kristo. Diba? So, ibig sabihin, lahat pong yaan ay kalooban po ng Diyos, masama man o mabuti. Mabuti ang Diyos, pero yung mga bagay na nangyayaring sa tingin natin na unfortunate, wala ko tayong magagawa nangyayari. Agaya kanina, gumagawa ako ng teaching, bigla namatay yung computer ko, hindi ko na-save. Wala, tuloy ako na ituro ngayon, kundi mag-question and answer lang. Kung titingnan ko yung sitwasyon na yun na negative, lumalabas na negative talaga. Pero kung titingnan ko mabuti, baka kalooban ng Diyos na magtanungan na lang tayo at hindi muna ako mag-topic. So, depende ho yan, ano? Depende ho yan sa pananaw natin kung masama ba o hindi. Nasa mata ho natin yan kung sa tingin natin ito ba ay pangit o hindi. So, yung ganun din yung nangyari kay Judas, no? Hindi natin pwedeng i-judge si Judas, eh. Ba't niya ginawa yun, eh? Na pinagkalunyulo niya si Kristo kasi nga, ayon sa mga historian, ayon kay Josephus, ewan ko, totoo-to ha, si Judas kaya niya pinagkanulo si Kristo kasi si Judas nag-e-expect na si Jesus Christ ay magiging hari sa oras na yon kasi nga, si Judas ay nasa grupo ng mga ano to, yung tinatawag na mga parang Zionist sa panahon ngayon, parang yung mga gusto mag-akla sa Roman Empire, sa Roman Emperor. Politics ang tingin ni Judas kay Jesus eh. Nakakala nila makakatulong si Jesus para nang sa ganun eh, makalaya ng Israel laban sa oppression ng Roman. Kaya nakipagkasundo siya sa mga politiko. Politiko yan si Judas eh. Ito ay ayon sa historian na wala sa Bible to ah. Yun ang naging dahilan kung bakit naipagkanulunga niya si ano. Kasi ang usapan, si Kristo haharap sa mga Sanhedrin. May usapan si Judas na, Panginoon, humarap ka sa Sanhedrin para makilala ng mga tao na ikaw yung Kristo. Ngayon, gumawa ng paraan si Judas para dalhin si Jesus Christ sa Sanhedrin hanggang sa naipagkanulunga niya. Kaya nga lang, bandang huli, nagulat si Judas na para pala ano, hatulan si Christ. Doon nagkamali si Judas, no? Sabi niya, pambira kayo, usapan lang natin, harap lang si Jesus Christ sa Sanhedrin para ipaliwanag niyo sa inyo. Bakit niyo hahatulan? Ayun,
Doon na siya binigyan po ng ano ng 300 pieces na silver. Kaya sa side ng Bible, talaga masama si Judas, pero ayon kay Josephus, yun yung naging reason kung bakit napagkanulo niya si Jesus. Ito ay hindi ko sinasabing paniwalaan niyo, pero yun yung side ni Judas. O, kaya nga lang, sa Bible tayo maniwala. Eh, sabi sa Bible, sabi ni Jesus Christ, sana hindi lang daw pinanganak yung taong yun. Pero yung sabihin mo kung sino yung ligtas, wala ho tayo sa posisyon, ma'am. Para sabihin ko sino po yung ligtas. Bali, yung nangyari kay Judas, kumbaga na, may conviction din siya kasi parang nakonsensya siya dun sa ginawa niya kay Jesus. Kaya parang hindi niya nakayanan, no, pakamatay na lang. So, oo, parang pa rin yung kanyang pananampalataya o pagkakakilala kay Jesus. Kasi, kumbaga, nang ibabaw yung conscience niya na yun nga magpakamatay. Akala niya, doon matatapos ang lahat. Parang yun yung naisip ko rin. Kaya hindi ko rin pwedeng sabihin ano eh hindi siya ligtas. Mahirap mag-judge. Siguro malalaman na lang natin 'yan kapag nag-rapture na, pag nakita natin na medyo balbasarado. Oh. Eh follow up question, Pastor, dun din sa tanong na 'yon. Eh di po ba alam ano ba yung narinig ko sa inyo na alam ng Panginoon ang bawat tao yung pinanganak siya tsaka kailan siya mamamatay, yung end life niya. So alam niya kung saan mapupunta, kung sa kanya o hindi, dahil nga may free will ang tao. Bakit po kaya inalaw ng Diyos, alam naman pala niya na itong tao na to ay hindi to sa akin, pero kumbaga, ipinanganak pa rin, namuhay pa rin sa mundo, pero ang end life pala niya, hindi sa kanya. Bakit inalaw pa niya yun? Mapupunta naman pala sa ilalim. Parang kasi nga ho, pinapakita ng Diyos sa San Sinukob, sa buong sangkatauhan, na hindi pinakikilaman ng Diyos ang free will ng tao. Gusto lang patunayan ng Diyos sa atin na ang kung ano ba ang disenyo ng Diyos sa atin, nilikha tayo ng Diyos na magkaroon tayo ng tinatawag na free will. Kasi parang ganito kapatid yung tanong mo, no? Ang tanong mo kasi, kung nakita na ng Diyos ang mga dulo ng buhay natin at alam niya kung sino sa kanya at alam niya hindi sa kanya, ba't pa niya ginawa? Tama ho ba? Yun ba yung tanong niyo? Yun ang tanong ko. Kasi parang naisip ko yung tao na ito, at may free will. Halimbawa, gumagawa naman talaga ng mabuti. Pero ang mga mabubuting gawa nga ay hindi naman yun ang way ng kaligtasan. Mabait naman, parang ganun. Pero yun nga, alam ng Panginoon, yung end life niya, hindi siya ang pipiliin. Paano ba yun? Tapos, hindi ko marin maintindihan. Yun, medyo question. Lako doon. Bakit pa niya itlaw? Maghihirap naman pala tsaka maiimpir. Marami ho talagang bagay na sinasabi ang Biblia na sapat lang para mauntawaan natin. Kasi remember, tao ho kasi ho tayo. May limitation po ang isip natin. Kung ano lang po yung sinabi ng Bible, doon lang ho tayo. Malamang masasagot po yan, hindi sa broadcast na to. Sasagot po yan sa eternity na po pag nakita-kita na po tayo sa langit. Kasi sa ngayon, hindi ko rin masasagot yung bakit ganun ang motibo ng Diyos, bakit ganun ang Diyos eh. So kasi tinan nyo, no, yung tanong na yan, mauuwi yan sa pagdududa sa Diyos eh. Yung tanong na yan. So, ang may papayo ko lang kapatid, bagamat yung tanong na yan ay parang questionable talaga para sa atin, maging sa akin din. Pero patuloy pa rin tayo magtiwala sa Diyos na ang Diyos ay mabuti. Malalaman din natin ang kasagutan na yan kapag nag-rapture na po. Pag nakita-kita na lang po tayo sa langit. Sa ngayon, hindi po natin masasagot po yan. O, sige po. Ay, isa pa po, last. Para may iba pa yung, may pagkakataon pa yung iba. Sige po, sige. Si Jesus, nung namatay siya, pumunta siya sa Hades. Sa Hades ba siya napunta, di ba? Tapos, nag-share siya ng gospel. Tama po ba yung aking pagkakaintindi na ang gospel na isinier niya doon, yung paghahari niya, hindi yung gospel of grace? Basahin po natin, nasa Pedro po yun eh.
Saan nga ba yun? Teka lang. Peter. Yung kasing mensahe ng Gospel of God's Kingdom at Gospel of Grace, iisa lang po ang mensahe ho nun. Ang salvation ay na kay Kristo. Ang pagkakaiba lang ho nila na yung Gospel of God's Kingdom, ito po ay para sa mga Hudyo na ine-emphasize doon na kapag na kay Kristo ka na, pag tinanggap mo si Kristo bilang hari at siya'y maghahari sa Israel at sa buong mundo. Pero ganun pa rin po ang salvation sa mga Hudyo. Nung panahon na yun, pero kasi tandaan nyo po, no, wala akong pagkakaiba ang Hudyo sa Gentil. Kung sino man ang palataya kay Kristo, siya ay tinatawag ng Kristiyano. Remember, tatlo pong tao yung sinasabi sa Bible. Gentil, Hudyo, at saka Kristiyano. Kapag ang Hudyo ay tumanggap kay Kristo, siya ay kasama na sa pagiging Kristiyano. Oh. So pareho pong gospel, yung isinishare niya doon, kaya marami ding naligtas. Opo, kasi tinan nyo, no, kagaya... Napakapalad pala nung mga tao noon na inabutan ng Panginoong Jesus nung namatay siya, na napunta siya doon. Marami pa siyang naligtas. Yung ngayon pala, hindi na siya makakapunta doon. So, pagka napunta sa impyerno, wala na. Oo, kasi nga po, yung mga Old Testament, remember, sa Old Testament, ang kaligtasan po ay under the law. At mga Gentil po ay talagang napahamak, ay may kapahamakan. Nung si Jesus Christ ay namatay, nalibing siya, 3 days siyang nasa ilalim ng lupa para pangaralan yung mga hindi naligtas ng Old Testament dispensation. Kaya fair ang Diyos. Yun ay last chance mo, no? Para maligtas ka. Yan pa ng pagkakataon, yung mga namatay noon, kasi ang Panginoong Jesus na ang nag-share sa kanila. So, nasa sa kanila na yon kung tatanggapin siya o hindi. So, yung noon, mapalad pa yung mga tao noon na napunta sa Hades. Yung ngayon pala, wala na. Pag nasa Hades na, wala na. Kasi wala na mag-share sa'yo. Kumbaga, hanggat na andito ka sa mundo. Kung sa bagay, napakadali ng salvation ngayon, manampalataya ka lang sa ginawa ng Panginoong Jesus. So, kasi noon nga napakahirap. Diba? Yun kaya nga sinasabi sa inyo kanina, naging fair ang Diyos. Ngayon kasi madali na ang salvation . Ngayon dispensation ng church age. Ang ngayon is regalo po ang kaligtasan, tatanggapin mo lang, wala kang kahirap-hirap. Diba? Ay, ano po ba yung sumusuport ng verse doon? Yung pumunta siya sa Hades na nag-share siya ng gospel? Wait lamang po . Sige po, sa ano po yung nakasulat sa 1 Peter chapter 3 verse 18 to 20. Siguro basahin natin para makita rin ang lahat, no? Sabi rito, no, sapagkat si Kristo, nakikita nyo ba? Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay at nagdusa nang minsan para sa inyo ng makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya ay namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Sila ay mga espiritong ayaw sumunod nang sila ay matiyagang hinihintay ng Diyos ang panahon ni Noes. Samantalang ginagawa nito ng malaking barko, ilang tao, 8 tao nakakaligtas sa baha. So, sabi dito, no, nangaral sa mga espiritong mga nakabilanggo. Ang context kasi nito, mga Nephilim ang mga pinag-uusapan dito. Pero the point kasi dito is, ang issue kasi dito is, nagpunta siya at nangaral. Uh-huh. Yeah. Obvious naman talaga, kapag sa Hades, pag nangaral ka, mga tao na andun. Kaya totoo po yung theory na meron talaga mga tao sa ilalim ng lupa. Yung nga lang, espiritu sila. Totoo po yun. Kaya sa ngayon, ang mga tao, pag unbeliever ka, kapag namatay ka, diretso ka sa Hades, sa baba. Hindi ka gaya ng Christian ka, diretso ka ng langit. Diba yung ganun, pinapahirapan na yun doon? Kasi pag sinabi kasing Hades,
ayon dun sa ano, no, sa illustration ni Jesus Christ, yung sa ang lalaking mayaman at si Lazaro. Sabi kasi ni ano eh, ni ng mayaman ni, eh, pwede niyo bang papuntahin si Lazaro dito kahit malamang yung dila niya ay ano, dahil sa sobra daw init. Ay sinabi lang dun yung unquenchable fire na sinasabi. So yun lang sinasabi ng Bible tungkol sa Hades, mainit. Mainit daw talaga. Oo. Yung ganun, wala pa silang katawan nun eh, di ba? Kaluluwa, ano lang yun eh, espiritu. Diba, kaluluwa lang po po. Invisible body lang po yun na andun. Kasi po, so, yung katawan lupa ko kasi, nilibing na po kasi. So, si Satan nagpapabalik-balik. Di ba nakakalabas siya doon? Kumbaga, siya lang ang po pwedeng makalabas kasi nga, espiritu siya. Si Satan po ay nasa outer space ngayon, ikalawang langit, at pabalik-balik lang dito sa lupa. Pero hindi, wala ho siyang access sa impyerno. Magkakaroon siya ng access sa impyerno kapag sa tribulation. Wala sa Hades. Wala si Satanas na nag-aano po siya. Nagkakalat okay po. Sabi sa ano no, sa Job, sa libro ni Job, si Satanas daw eh ano, back and forth lang daw sa lupa, sa langit. Oh. Tinanong kasi siya ng Diyos eh, oh, Job, ano kamusta ano na, kamusta na ano? Nasa Hades siya, tapos nakakalabas, pupunta sa kalawakan, sa lupa, sa kalawakan, kahit saan. Pero wala siyang access sa Hades. Wala pa siya sa Hades. Wala pa ho, wala pa ho. Yung mga ano lang po, yung mga fallen angel lang po, yung mga naandun, yung mga nakakulong na angel. Naintindihan ko ng pastor. Pasensya na. Salamat. Salamat. Okay po. Okay po. O, panoorin niyo po yung ano, no, Katapusan ng Mundo part, ano. Pinanonood ko siya. Part 5. Nasa part 5 po yun eh, tsaka part 5 tsaka part 12 nandun po yun. Part 13 nandun po yung tungkol sa... Kailan yung may 14, di ba? Ay, nasaan ka na ba? 14C, no? Tapos ka na sa 14C eh. 14C pa lang po. 14C, o. Oh. Tapos na yung 14. Ang susunod po niyan, part 15 na po. Ah, hanggang 14C lang. Okay, sige. Opo. O nga, dami kong tututunan dun. Inaabangan ko nga yung susunod. Din eh. Opo. Once na, pagka sinishare ko to sa mga, ano ko, ako panoorin nyo, ang dami nyong matutuklasan. Ang dami kong natuklasan eh. Eh, pinanonood nila. Kaya lang may mga question sila. Ito nga yung kinwestiyon ko sa iyo. Sabi ko, ulit-ulitin mo kasi pagka minsan mo lang pinanood, minsan may confusion pa rin eh. Ulit-ulitin mo, makakarating ka dun sa sagot na tanong mo. Sige, Pastor, maraming salamat. Ipagpatuloy mo lang yan dahil marami kang nabibless. Glory to God po. Maraming salamat din po sa inyo. Salamat po. Pwede pa. Last na tanong na po. Mang Pedro po. Last na tanong. Pwede po ba? Okay. So, ano na po tayo, no? Wait lamang po, ah. Sige, si ano na lang? Si Maricena. Maricena, pwede na po ikaw magtanong uli. Hi, good evening, Pastor Charito. Charito, everyone. Hello po. Pastor, mabilisan lang to para may chance din po yung iba na makapagtanong din. Yung about po dun sa, yung sa, kay ano, kaya Pastor Amy Domingo po, dun sa ministry po nila, di po dun nag-o-offer po sila ng, ano po, yung, sa pagpapastoral po ba yung ino-offer nila, Pastor? Opo, meron po silang Pastor Academy, online, tsaka on-site, kung saan po may kayo bayad, matmalapit. Yes, so may bayad po ba yun? Kung sa online. Wala. Hindi nagpapabayad si Bishop Amy. Libre po yan. Free education po yun. Pwede mo ba babae dun, Pastor? Pwede naman. Bakit sino may sabing hindi pwede babae? Sino? Si ano? Si Tetelestay? Sinabi mo na Tetelestay yun? Hindi po yung mga kakilala kong pastor sa ano sa TikTok. Yun nga po eh. Pangalawa pa,
thank you dun, Pastor. Ang tanong, pangalawa kong tanong, Pastor, yung about po dun sa mga pangalan po ng Bible scholar. Kasi gusto ko pong sanang i-research dun yung mga background nila, Pastor. Eh. Kasi alam mo na, pag nag-share din kasi ako sa TikTok, yun nga yung pagdating dito sa tinuturo niyo po na eschatology, no? So, ayun nga po, parang tinatanong kasi nila kung sino daw yung Bible scholar na yun para malaman din daw nila, para ma-check din daw nila, Pastor. Maraming Bible scholar, kapatid eh. Punta ka lang doon sa, ano, sa comment section doon sa YouTube ko, ang daming scholar doon. Oo, marami doon. De, joke lang. De, yung Bible scholar, de, ito seryoso na natin na. Yung Bible scholar ang sinasabi mo, marami yun. Hindi ko, marami sila eh. Hindi ko alam. Oo. Opo. Sige po, hanapin ko na lang po. Hindi ko kasi mahanap yung ano, yung ni-review ko po kasi yung about doon sa double fulfillment of the prophecy, Pastor. Okay. Ganito yun, ano, ang mga kilala kong Bible scholar talaga. Syempre si Bishop Amy, mga scholar talaga yung mga yan, you know? Aral talaga yan, talagang doctorate yung mga yan. Sino ba yung mga Bible scholar? Dito lang sa Pilipinas, yun lang ang kilala ko nagtuturo ng full grace, si Bishop Amy. O, talagang ano yan, talagang educated talaga yung mga ano yan. Talagang doctorate yan. Divinity talagang the best sila. Ngayon, sa mga international naman, rin si Robert Breaker. Bible scholar din yan. Mga, sila nga lang, mga fundamental Baptist. Pero galing nila sa ano, lalo na sa rightly dividing, magaling sila doon. The best sila. Sino pa ba? Si Dr. Kim Jin. Kaya nga lang si Dr. Kim Jin, yung ayun yung hinahanap po. Oh, yun yung nagturo ng double application. Magaling siya sa mga theory, eschatology. Pero pagdating sa full grace, hindi pa siya full grace. May works pa siya. Ayun nga po. Pero parang matanda na siya ngayon. Kasi nung pinakita niyo po dun sa YouTube, parang bata pa siya dun. Bible scholar din yun. Yun talaga sila yung mga legit talaga. Si Pastor Allen Nolan, magaling sa eschatology yun eh. Allen Nolan ng ano ang pangalan ng church yun. So ito mga to, no, mga full grace to, ah, mga ano to, mga to, nagtuturo ng, hindi sila perverted. Oh. Si Dr. Kim nga lang ang medyo sumablay regarding do sa kung paano i-bless, kung paano maging matuwid sa mata ng Diyos, yun lang. Pero parating doon sa salvation, akirit na akirit sila sa salvation. Talagang tagapagtanggol ng osas yung mga yan. Amen. So yun lamang po, no? Tapos kung gusto mo lang ibang scholar, ang dami niya sa YouTube natin, YouTube channel natin sa baba. O kaya punta ka doon sa, ano, punta ka doon sa page ni Blessed Reader. Marami doon, dami scholar. Hindi po ako pumupunta doon, Pastor. Hindi po ako pumupunta ng ibang channel, sa totoo lang po. Marami mga scholar doon eh, no? Okay. Last ko po na favor, Pastor. Ano, si Tatay Candido po kasi ng, ano, doon po sa Leyte. Siya po kasi yung dahilan kung bakit po na-discover ko po yung channel nyo. Kasi lagi po siyang nanonood ng YouTube. And then, eto nga, isang araw, pinakinggan niya to. Meron kasi siyang smart TV. So yun lang po yung gawain niya, lagi siyang nanonood ng mga documentary na mga ano sa YouTube. Tapos ito nang napunta siya sa channel niyo. And then simula po noon, lagi na po niyang pinapanood, lalo na yung about doon sa 144, about doon sa uri ng kasalanan, hanggang po nagtuloy-tuloy. Tapos lagi po niyang inuulit-ulit 'yon. And then lahat ng mga pastors na kakilala niya, ino, talagang pag pumupunta sa bahay, pinapanood niya talaga yung channel po ninyo. Kaya po ano, pabati na lang po sana si Tatay Candido po, Sumbilon po. Lagi po siyang nanonood sa inyo po. Ah, shout out po sa inyo, Tatay, ano ba? Tatay Candido po. Tatay Candido, ano apelyido niya? Sumbilon. Okay, pagpalain po nawa kayo patuloy ng Diyos, no, sa mga nakikinig po dyan. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Ay, ako po ay isang lingkod na tao lang. Wala ko yung pagmamalaki. Lahat tayo ay nakakapagturo dahil sa biyaya ng Diyos. So si Kristo pa rin ang tinataas sa Bride of Christ TV na to. Wala pong sino mang tao. So yun lamang po masasabi ko. Ayaw nilo, Tatay. Sana mapanood mo to. Yun lang po. Salamat po, Pastor. Sige po, salamat. Salamat pa rin, salamat. So, tanong uli, no? Teka lang.
Sige, last question na, no? Sige na nga, si Angel, Angelo, Lucky Reyes. Hello po, Pastor. Salamat. Meron na po ang tanong. Ito. Sige po. Malapit po. Dito po sa... about dun sa binoyos, ano ko po sa inyo, no, na post message. May kinote kasi sila, no? Nabagamat na naintindihan ko, gusto ko rin na kayo mag, ano, dito sa Unang Pedro 12. Unang Pedro chapter 12, pababa. Kinote nila sa akin yun, kasi sabi nila, ano eh, pasalamatan daw ang kapigatian. Hindi na daw kailangan anuhin. Unang Pedro. Okay, sige po. Unang Pedro 12. Unang Pedro chapter 4 verse 12. Ay, basahin natin, ano? Mga minamahal, huwag ninyong pagtakhan at ituring na hindi pangkaraniwan na mabigat na pagsubok na inyong dinaranas. Sa halip, magala kayo sa inyong pakikihati sa hirap ni Kristo at maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag ang kanyang dakilaan. Mapalad kayong mga inaalipusta dahil kay Kristo sapagkat sumayin niyo ang dakilang Espiritu, ang Espiritu ng Diyos. Huwag naman mangyari maparusahan sino man sa inyo bilang mamamatay tao at maglanakaw sa larin naman mapanghimasok sa mga hindi niya ipanghimasukan. Ngunit huwag ikayanin naman kung siya ay maparusahan dahil sa pagiging Kristiyano, bagus, magpasalamat siya sa Diyos sapagkat taglay ang taguring ito. Dumating na ang panahon ng paghuhukom at ito ang sisimula ng hinirang ng Diyos at mukhang sa atin ito magsisimula ang magiging wakas ng mga hindi sumusunod sa mabuting balita ng Diyos. Okay, so i-identify muna natin, ano. Sabi nga, totoong sinabi rito ng mga minamahal, huwag ninyong pagtaka na ituring na hindi pangkaraniwan ang mababigat na pagsubok na inyong dinadanas. Ano ba yung mababigat na pagsubok na to? Ba? Yan ang trigger dyan. Ano yung mababigat na pagsubok? Kasi, sa panahon natin ngayon, iba ang interpretasyon ng iba dyan. Ang interpretasyon nila dyan, yung paghihirap. Kasi, may sinabi kasi dito, eh, no, na ikaw raw ay nakikihati sa hirap ni Kristo. Oh. Ang tanong kasi ito, ano yung mababigat na pagsubok? Diba? Ano ba yan? Yan ba ay kahirapan? O pagsubok lang? Sinusubukan lang yung pananampalataya mo. Oh. Bakit ba kasi ganun, ano, ang mga Pilipino, kapag sinasabing pagsubok, lagi nilang kinokonek sa kahirapan? Bakit? Di ka pa pwedeng subukan ng Diyos na hindi kailangan dumaan sa kahirapan? Ba't ba lagi nilang kinukonek lagi ang pagsubok ay kahirapan? Anong ebidensya nila sa Bible na ang pagsubok ay paghihirap? Saan sa Bible yun? Oh. Bigyan ko kayo na halimbawa ng pagsubok, no? Totoong pagsubok. O, bigyan ko kayo na halimbawa, gaya na nangyari sa akin kanina. Sinubukan ako ng Diyos kanina eh. Biro mo, no, maaga pa lang akong nag-in dito. Guro, alas 6, gumagawa ako ng teaching. Saksi yan kasi may mayroon na nakasabay dito kanina, dalawa sila eh. Sino ba yung dalawang yun? Pwede bang magtaas ang kamahin dalawang yun? Dalawa sila, nakalimutan yung pangalan nila. Isa doon yung icon na parang leon. Isa naman yung lalaki na kasalamin. So saksi sila na alas 6 pa lang ng gabi nandito na ako. Ginagawa ko yung teaching, gumagawa ko ng teaching. Eh nangyari, bigla namatay yung computer ko. Hindi ko na-save yung ginawa ko. Di wala ako na i-preach. Ngayon ito ngayon, ano ang pagsubok doon? Ang pagsubok doon, ano yun? Magre-reklamo ba ako? O magmumubo na lang ako na baka hindi yun ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, baka mayroong question and answer na lang ang gawin ko. Diba? Yun ang pagsubok. Sinusubukan ako ng Diyos kung ano yung choice ko. Kung mainis ba ako o ano. Yun ba ay paghihirap? Hindi naman paghihirap yun. Pagsubok yun eh. Ganun ang pagsubok. Sinusubukan lang yung faith mo. Kaya sinusubukan ng Diyos yung faith mo para magpursu ka naman ng palataya sa kanya, magtiwala.
Pero yung ano, yung paghihirap na nawalan ka ng ganito, namatayan ka ng isang buong pamilya mo, namatay, ano ba yung mga paghihirap, nawalan ka ng pera. Alam mo ba yung malas talaga, malas? Hindi ko pagsubok ang malas. Ang malas, kagawan mo yun. Mga maling desisyon sa buhay. Oh. Yung ba pagsubok yun? Sinusubukan ako ni Lord. Eh, ba't ka sinusubukan? Kasi nagkahiwalay kami ng jowa ko. Sinusubukan ako. Eh, ba't kayo nagkahiwalay ng jowa mo? Eh, sabi niya kasi, ano, ang pangit daw ng ugali ko, kaya kami nagkahiwalay. O, sino may kasalanan dyan? Ang Diyos ba? Eh, pangit daw ang ugali mo, eh. Oo. Oh. Kaya kahiniwan ng jowa mo kasi pangit daw ang ugali mo. Ngayon ang tanong, pagsubok ba yon? Hindi pagsubok yon. That is the act of consequence of your what? Of your wrongdoing. Yun nga sinabi sa context na to eh. Oh. So hindi iba yun ha. Iba yung kahirapan sa pagsubok. Sa halip, magala kayo sa inyong pakikihati sa hirap ni Kristo. Oh. Eh, yun lang naman ang hirap natin eh. Yun tayo ay nanampalataya. Bigyan ko kayo halimbawa ng pagsubok. Si Pedro, di ba? Sabi ng Panginoon, ako to, hindi ako nagmumulto. Sabi ni Pedro, sige Panginoon, punta ako dyan. Oh. Yun ang pagsubok. Yung naglakad siya sa tubig. Pagsubok yun. Nung nakita niya may nakakapaglakad na siya, pero sa kalagitnaan, may nakita siyang hangin, naramdaman niya yung bagyo, nagsimula siyang lumubog. Sabi ng ni Kristo sa kanya, ano ba yung pananampalataya mo? Nawalan ka ng pananampalataya. Oh. Yun yung pagsubok. Yun ang pagsubok. Yun ang mga trial. Walang kinalaman doon sa ano, yung nakaladkad ka ng jeep, yung na-aksidente ka. Oh. Iba yung kahirapan sa pagsubok, mga kapatid. Ang kahirapan, ikaw na may kagagawan noon. Kaya nga sabi ni Pedro dito, no, mapalad kayo kapag kayo inaalipos na dahil kay Kristo. Yun daw yung magandang pagsubok. O ako rin naman, di ba, nakakaranas tayo ng alipos na dahil kay Kristo? O, yun lang naman ang pagsubok sa atin, di ba? Natural yun, nagtuturo ka ng grace eh, and gusto ng tao works. Talaga mababash ka. O. Sapagkat sa may inyo, dakilang Espiritu at Espiritu ng Diyos. Eto tinan nyo sinabi ni Pablo dito by context, no? Huwag nawang mangyari maparusahan ng sino man sa inyo na bilang mamamatay tao. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Kaya ka nakulong, hindi yung pagsubok kasi pumatay ka ng tao. Kaya ka nakulong kasi nagnakaw ka. Kaya ka nabugbog kasi ano, nanghimasok ka sa mga hindi dapat panghimasukan. Ito yung sinasabi ni Pablo. Kaya nga sabi ni Pablo, ni Pedro. Oh, kaya sabi ni Pedro dito, no, wag nawang mangyaring maparusahan ng sino man sa inyo bilang mamamatay tao, magnanakaw sa larin. Ito yun yung kagagawan mo. Kaya ka naghihirap. Oh. Ang sabi ni Pedro dito, ngunit huwag ikayanin naman kung siya'y maparusahan dahil kayo sa pagiging Kristiyano. Kasi nung panahon na ito, mga Kristiyano pinaparusahan. Remember, nung panahon ni Pedro, panahon to ni Nero Cesar. Kaya ang pinaghuhugutan niya, wag daw ikahiya kung maparusahan ka dahil sa iyong pagiging Kristiyano kasi sila naranasan nila yun. O, dispensation pa rin, hermeneutics pa rin. Hindi mo pwedeng i-apply to sa sarili mo ngayon, sa panahon ngayon. Iba yung panahon ngayon. Bagkus, magpasalamat siya sa Diyos sapagkat ang taguring ito. Dumating na ang araw ng paghukom, etc., etc. Ibang topic na to. Oh. So kapatid, sa tingin ko kapatid, confused lang sila doon regarding doon sa pagsubok sa paghihirap. Iba yung kahirapan, iba yung pagsubok. Ang kahirapan, bunga yun ng pagkakamali mo. Ang pagsubok, ito ay pamamaraan ng Diyos para magkaroon ka ng tamang desisyon sa susunod. Oh. So sa tingin ko kapatid, yun ang masasagot ko ron. Right, amen, amen. Maliwanag po. Salamat po. Pastor Charito. Oh, okay. Thank you po. Okay na? Okay. Okay. Salamat. Okay, salamat po sa ating lahat. Mahal na mahal ko po kayo. Isang taon na po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. This is the Bread of Christ TV. Tinuring ko na po kayong pamilya. Maraming salamat po sa inyong pag-attend ngayong gabi. At charito po sa ating lahat.
Salamat po. Salamat po, Pastor. Salamat po, Pastor. Good night po. Sumingit na naman tong kambing na to. Sige. Maraming salamat po, no? Pagpalain po nawa kayo ng Panginoon. Mahal kayo ng Diyos. Alam ng Diyos ang inyong pangangailangan. Claim it. Binigay na ng Diyos yung kahilingan nyo. Sabihin na tayo ay pinagpalat, pinaburan, pinagaling, pinatawad, ginawang banal at tayo'y naligtas forever dahil yun sa tinapos na gawa ni Kristo. Maraming salamat po. See you next week.